Nandiyan ako na makabilis. Itong neutrinos na bagong invento ngayon ang sasakyan, ano, tumatak mo siya ng gulang-gulang 300 km per second. Ganon kabagal yung takbo niya, mga kapatid. Ha? So ano ngayon ang pinakamabilis? Si ano pa tayong bagay ang mas bibilis sa neutrinos? Na within 2 seconds o 3 seconds o 5 seconds ang tutunan sa buwan. Kasakay ka dito. Kailangan mabilis yung preno nito kasi pagpagod na ka ng buwan. Hindi makalakas ang preno nito. Papangga, kabugagan. Na sobrang bilis. Faster than light. Mas mabilis pa sa liwanag. Nakita nyo gano'ng mabilis ang liwanag yung araw? Di ba? Bilis ba? Yung travel ng light. Pero itong neutrinos, amen, 300 kilometers per second ang takbo niya. At sabi nila, ito na yung pinakamabilis na bagay ngayon sa buong mundo. Tandaan po ninyo, meron pang higit na mas mabilis dyan. Ano yun? Ang pananalangin. Hindi mo pa sinasabi, ang Diyos, tumutugon na. Pag nananalangin ka, ang Diyos ay tumutugon agad sa pananalangin mo. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At yung linggo na pala, nawala kayong kuryente, run out dito. Sundays. Salamat na lang, ka-kuryente mga pati. Ha? Magbabago pa lang dyan, sinalubong na agad ako ni Brother Rex. Yakso, walang kuryente. Patay, sabi ko. Bakit? Itatlong oras pa lang yun yung dahang preaching eh. Walang kuryente. Kaya patay, sabi ko. Pero hintay-hintay yun ang konti. Ha? Manalangin lang tayo. Amen. At tawagin ng konti yung nobelto at pagalitan ng konti. Maya-maya, may kuryente na. Praise God. Talagpagan natin ang ating Diyos. Ang Diyos ay tumutugon sa pananalangin. I-pray kami mga kapatid. Wala kami pera, pero gusto ko pumunta ng Hong Kong. Kasama ko yung anak ko. Ito 2011, sa December. Wala kami pera, dahil yung pera naubos mga kapatid. Pinagawa namin yung simbahan, pinapakuran namin. Tulong-tulong kami mga kapatiran doon. Tulong-tulong kami lahat. Pero wala na kami pera, yung pera namin papunta ng Hong Kong, nagastos doon. So magkakapera lang kami sa 2010. Pero, so para wala na paraan, para makapunta ng Hong Kong, dahil wala na talagang pera eh. Nakautang mga kapatid. Praise God. Pero, hindi natin kayang hatlangan ang pamamaraan ng Diyos. Dahil yan, ha? Pagkatapos ito, mga kapatid, i-invite na naman kami dyan sa Wigan, may binyag doon, Doc Ramoreto, kung mapuntahan pa natin yun. After nito, mayroong binyag doon sa Wigan, mga kapatiran doon, i-invite tayo doon, hindi ko alam kung makapunta pa tayo. Ha? Pagkatapos na naman, next month, third Sunday, i-invite na naman tayo sa Bayungo, Pastor Coma, yung ating Bible School. At meron sa rin nila, ano naman ang kinuha nilang speaker. Praise God. Kinuha nilang hapon para makapunta tayong lahat doon. Praise God. Sa November, conference naman. Amen. Pwede na naman kayo makapunta kung sino pumunta. Sa December, baka pwede sa Hong Kong tayo lahat. Praise God. Pwede kayo? Pwede. Pwede ko sa naniniwala ka. At Diyos ay lagi may paraan mga mga din. Kwento-kwento lang si Sister Mitz. Kwento-kwento nun sa bossing niya sa Hong Kong, British eh. Mayroon yan. O baka gusto pumunta rito na sa